bawal na ang bumiyahe sa lungsod ng Maynila ang mga pampasayorong bus na walang terminal sa naturang lungsod. Laman yan ang bagong ordinansa sa administrasyon na bago rin ni Mayor Joseph Estrada. Kaya ang mga driver at ang mga pasahero ay nagre-reklamo. Nakatutok si Dante Perelio. Ang higanteng tarpaulin na ito ang bubungad pagdating ng welcome rotonda papasok ng Espanya sa Maynila. Nakasaad na bawal na ang city at provincial buses sa lungsod ng Maynila. Alinsunod ito sa kauna-unahang ordinansang inaprubahan ng konseho sa ilalim ng panunungkulan ni Mayor Joseph Estrada. Kaya lahat ng bus galing Quezon City kailangan na mag-U-turn bago pa makarating sa welcome rotonda. Kaninang umaga, mismong si Mayor Erap at Vice Mayor Isko Moreno na mahala sa unang araw ng implementasyon nito. Pero hindi muna tinitikita ng mga sinita, kundi pinagsabihan na muna bilang bahagi raw ng information drive sa nasabing ordinansa. Ito raw ang naisip na solusyon ng lokal na pamahalaan ng Maynila para ibsan ng matinding trapiko. Maraming kolorong po eh. At saka ang nangyayari, pumapark pa sa mga kalye, mga bus eh. Ginagawang terminal yung kalye. Marami na nagsusuhol. Diyan nag-upisa yung mga cotton cups. Ngayon, libre pa. Kasi nga, this is the first day. Pero pag darating na mga araw at nagpatuloy sila na walang abiso sa Maynila na pwede na sila muling pumasok, ay talagang uhulihin sila at i-charge sila ng obstruction. Papayagan pa rin naman daw makabiyahe sa Maynila ang mga bus pero dapat may sarili silang terminal. Pero ngayon pa lang, inalmahan na ito ng mga driver at operator ng city bus. Hindi raw kasi dumaan sa tamang proseso tulad ng public hearing ang ordinansa. Kaya pinag-aaralan na nila ang pag-apila sa LTFRB at DOTC at ang pagsasampa ng temporary restraining order sa korte. Ang mandate sa amin ng LTFRB at ng DOTC is to transport passenger from Quezon City going along Manila up to Pasay. Okay. And we are looped. We are not provincial buses. Provincial buses are required, no? No? To have terminals. Kami hindi, garahe. Hindi rin ito ay kinatuwa ng mga natanong naming pasahero. Disadvantage po kasi may mga students po na nagbabas pa uwi. Eh, di ba yung Manila po, ando po university belt natin. So magiging, ano po sa mga estudyante, hassle po umuwi. Abala po para sa amin, mahirap pa transfer po para sa amin. Instead na makatipid po kami, abala pa po, doble sakay. Dante Perelio, nakatutok, 24 oras.